napakalungkot ng ating mga OFW ay lumalaban doon para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Tapos ang ating administration po ay hindi nila inaalagaan ang ating OFW na sila ang isa bumuhay sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Totoo. Tama po yan. Comparison po. Duterte administration, Marcos administration para sa ating mga OFW. Ano ba ang ginawa sa dalawang taon ng pamumuno ng Marcos Jr. para sa ating mga OFW? Wala. Ano? Wala. Wala. Pero ang ating former President Rodi Duterte po, anong ginawa para maramdaman ng mga OFW ang kanyang pagmamahal sa ating mga OFW? Ano? Una, binigyan niya sila ng OFW bank. Bakit? Totoo. Para pagdating ng remittances ng ating mga OFW, hindi na po sila mahihirapan dahil meron na silang sariling bangko. Di ba? Ang administration Marcos, anong ginawa? Wala. Wala. Di ba? Wala namang ginawa yan dyan sa Malacañang. Pangalawa, mayroon akong isang kasama, OFW advocate. Ang ating mga OFW umalis sa Pilipinas, batang-bata pa, 20 years old, pataas, bumalik sa Pilipinas po, 50-60, may maintenance na, may sakit na, dahil yung lakas nila, inubos nila sa abroad. Totoo. Pero anong ginawa ng ating President Rodi Duterte? Gumawa po sila ng isang proyekto para sa mga OFW. Andyan po ang OFW Hospital. Yes. Totoo. Ganyan po ang pamumuno na hinahangad natin para sa ating bayan. Nasa puso po, hindi po para sa kanilang mga bulsa. Tama po. Diba? Tama. Si President Rodi Duterte, OFW Bank, para sa remittances ng ating mga OFW o OFW Hospital, para alagaan, kalingain ang ating mga OFW pag-uwi ng Pilipinas as sila'y may mga maintenance na. Di ba po? Pero tanong ulit, ang administration na to, ano bang ginawa? Wala, kahit ano wala. Pangatlo, di ba ang daming ginawa ang former President Rodi Duterte para ipakita ang pagmamahal sa ating mga OFW at sa ating mga overseas Filipinos po. Pangatlo, dahil nagkakagulo po sa pag-process ng mga papeles document ng ating mga OFW lumapas, umuwi, bumalik. Anong ginawa ng ating former President Rodi Duterte po? Ginawa po niya ang Department of Migrant Workers para po lahat ng problema ng ating mga OFW matugunan. Ay doon na po, isa na po ang kanilang tinatakbuhan para mapaayos ang ating OFW. Totoo. Tanong ulit, ano ba ang ginawa ng Marcos Jr. para sa ating mga OFW? Mara, wala. 2 days ago, mayroon pong akong kaibigan galing po ng Canada. Nagbakasyon lang siya dito. Alam niyo, ang sabi niya sa akin, kapatid, alam niyo ba, nung panahon ni President Rodi Duterte, taas noo kami na kinikilalang mga Pilipino dahil sa pinakitang pagmamahal ni President Rodi Duterte. Totoo. Para sa ating mga Pilipino. Totoo po. Ngayon, kapatid, ang sabi niya sa akin, hindi na po na